morning. And today, medyo naligo lang ako. Kaya fresh. Pero ayan, ito yung second day nung sobrang dami natin pinapa-deliver. Papakita ko sa inyo dyan yung video nung kay Sir John. So ayan, good morning. 8 ng umaga. Kagigisig ko. Ito kasi, ito yung kay Sir John. Ayan, ganyan siya kalalaki. Ngayon, pinalalakar na lang namin. Nag-usap kami ni Sir John na ipalalakar na lang yan. Kasi nga, sobrang laki. So, ayan, dito na yung lalakar. Ayusin lang natin kasi marami-rami siyang halaman talaga. Sana magkasya nga, pero ayan. Ha, wait lang. So, ayan na yung mga halaman ni Sir John. Diba? Hindi naman sila malalaki, guys. Maliliit lang sila. Yan si Glorious. Nagkasya naman. Pero dito, ilagyan na lang namin ng mga simplexure. Kaya, 10 piraso to. Ito yun si Mamay. Ay, sorry po. Tapos, ayun sa kabila. Tingnan ko lang, ha. Tapos, ayan yung papri natin kay Kuya, kay Sir John. Sobrang thank you. Si Rattlesnake. Tapos, yeah, may simplexure pa rito para lang hindi siya rin gumalaw dyan. Ayan. Uy, sir. Rare din yan, ha. Sa kabila. Tapos, ito pa yun sa kabila. Ito yung si malaking round mamay. Ayan. Kasha din naman siya dyan. Inayos lang talaga namin, ha. Tapos, ito yung si white paint. So, ganda niya, no? Pakabait kayo dun, ha. Magpaganda kayo, magpaganda doon sa bago ninyong mga parents. Ayan. Ingat kayo dyan, ha. Ingat kayo sa biyahe. Huwag masyadong magalaw. Wala kayong seatbelt. Ay, may mga seatbelt pala. So, ito yung mga seatbelts, ha. Thank you. Ingat kayo. Yan, sobrang thank you. Tiga Bulacan kasi yan si Sir. Yan. Dapat, ano nga ba yun? Drop and go. Si Janiel nagbabalik ngayon kasi nga si Janiel sa Bacoor nagbabantay nung pamangkin ko doon kasi sila ay napatanggal. So, balik tayo kay Sir John. Taga Bulacan si Sir, dapat drop and go yun. Kaso, mahal na kay drop and go. Kasi nga, by kilo si drop and go. Tsaka, medyo mura naman talaga si drop and go. Kaso, pag mabigat na at saka parang tao na ang laki niya, medyo mahal na. So, yung mga ganon, recommend na talaga sa lalakar. So, may nakausap ako si Tatay Glenn. Pakikita natin yung picture. Si Tatay Glenn na po ang magiging lalakar delivery namin. Kasi wala siyang arte pagdating sa mga halaman. Medyo maliit lang yung sasakyan ni Tatay Glenn, pero caring. Wala siyang problema. Alam niyo, iba kasing lalakar nga, medyo sensitive. Pag nakikita nila yung halaman, tumatagin, no? Nagka-cancel sila. Talagang sinasabihan kami na, ay ma'am, change book, change rider na lang po kasi malalaki kasi yung halaman, pero nga, lalakar naman siya. Pero nakikita ko naman kung hindi talaga kasi marami namang sizes si ano, sizes si lalakar, 'di ba? May van. So pag nakikita ko na kasi yung halaman para sa sedan, ano, okay naman. Tsaka hindi naman kalat-kalat yung halaman natin. Meron pa, syempre, halaman, may lupa. Pero, nakapat ng maayos. Kaya yung iba nga, sinasabi nga sa akin ni tatay, alam niyo, mamay, na-deliveran ako, ano lang, yung plastic pot. Kaya makalat siya sa sakin. Buti sa inyo po, nakapaso. O, di ba? Talagang inaano ko yun na nakapaso. So, eto naman itong mga halaman na to kay Sir Mac. Thank you kay Sir Maki. Ganyan magpack si Janiel ng plants. Asan na yung ano? Eto. Eto, pre lang ito. Eto yung pamantin natin. Wait, no! Sa, ano yan? Maganda yan. Sana magustuhan mo. Totally, yung mga pamain pre ko ngayon is mga Antorium din. Kaya, ayan siya. Sobrang thank you. May tatlo pa si Sir Maki na ano? Na make sure. So, eto, na-miss ko agad yung mga halaman ko. Sabi ko, papakabait sila dyan. Ayan. Eto yung part na to, ha. Pakikita ko lang. Kasi si Dan, napaka kulit.
eto, tinanggal na namin yung isang side dyan. Kasi, di ba may ano dyan, may yung pressure pump namin nandito sa side nito. So, pinatanggal ko na kasi nga hindi naman siya ganun nagagamit. Pinatanggal ko na. Ang bala ko, dito ko ilalagay kasi yung ibang mga tree fern talaga. Magiging forest area, etong area na to. Pero bibili muna kasi ako nung, ano ba yung grass carpet? Ayan. Bibili ako nung grass carpet para dito, para maayos siya. Tapos yung ibang mga halaman ko, dito ko rin talaga ilalagay. At ayan, unti-unti ko na siya inaayos para pag uwi ni Dave is, uy, excuse me naman. Unti-unti ko na siyang inaayos para pag uwi naman ni Dave is medyo maayos. Diba? Hindi magulo. Pag uwi ko ni Dave, ibebenta na po namin lahat. Ano ni Dave? Pag uwi ni... Pau-pau. So, eto. Eto, re-rearrange ko ulit to. Kasi medyo napabayaan ko siya ng ilang buwan. Kasi nga, diba nung... ano, nung December, inaayos ko siya. So, may mga part na dyan na nahingi. Tapos, may part na hindi nadiligan ng medyo matagal-tagal. Kasi, ano, ewan ko ba, naging sobrang busy. Kaya, ayan. Eto yung kay Ma'am Nessie. Ayan, kay Ma'am Nessie. Naano siya dito ng hangin, sobrang lakas ng hangin, 'di ba? Kaya buti na lang talaga, iba yung pag may fern, kahit papaano nako-control niya yung hoydan. Ayun na naman si. Nako-control nung mga tree fern yung ano, yung hangin. Kailangan lang talaga maayos yung pagkakalagay niyo. Tapos ngayong panahon na to na mainit sa tanghali, tapos sobrang lamig sa gabi. 'Yun yung favorite ni fern. Kaya ayan, nagsibulan yung mga fern ko as in sobra. So, eto, kailangan nito lalakar. So, pupunta naman ako ng Tagaytay next week or baka, ano, Wednesday, Thursday kasi nasa Tagaytay kami. Nasa Tagaytay ako. Yung lugar namin sa Tagaytay. Binibisit ko rin kasi yun. So, baka isabay ko na lang to. Kasi nga, tumatanggi talaga yung mga lala, yung lalamotor. Ayan. Basta tumatanggi sila. Kasi nga, malaki pa siya dun sa bag. So, tinatanggihan na lang nila na okay lang naman. Wala namang problema. So, ayan. Ganito yung mga halaman ko. Hindi siya nagdidilaw-dilaw. Meron nag-comment sa akin, nag-message na, Miss Jen, paano po ba matanggal yung... Nagkakadilaw-dilaw po kasi yung halaman ko. Sa hangin po ba to? Totoo yun. Sa hangin yun. Pero yung akin kasi wala. Ayan o. Wala sila nung ganun. Kasi lang hangin. Pero mahangin yung part na to ha. Sobrang salpok siya sa hangin. Ang naging tendency ko kasi nito, ano, ang dilig ko is 3 times a week. Yan. Bahala ka na kung paano mo i-arrange yun, alternate, walang problema. Tsaka yung 3 times a week na yun, parang ano kasi na hindi mo malilimutan, di ba? Hindi sa akin yung porky toyo, tsaka magkakalagyan. Ako talaga, 3 times a week. Ayan, basta 3 times a week. Ganyan ni dito ka. Eto, wala na akong problema dito sa part na to. Nagagandahan na ako dyan. Okay na yan. Totaling okay na yan. Yung dito na lang, sa kabilang part, medyo aayusin ko pa. Kasi, hindi ko pa siya totally naaayos. Medyo maingay lang si Jen. Yung mga 3 fern ko dito. Ayan yung queen fern to. Ayan yung king fern. Siya yung medyo maliit. Hindi siya nagiging puno, pero... Nagugustuhan ko siya kasi nga ang mas pino kasi yung ano niya, yung leaves niya. Pero si tree fern kasi nga nagiging tree. So, ayun yung difference. So gusto ko siya rito kasi nga wala, kontrola, may effect lang. So eto yung side na to na aayusin natin. Natanggal na dito yung dapat tanggalin. Eto, binibenta na to, kaya please kunin nyo na.
ano na lang to, hanggang 5,000 na lang tong malaking tycons na to. Kasi nga, hindi tycons ang ilalagay ko dyan. Totally pa pwede siya para gumapang na lang dito sa puno. Kaso, mas gusto ko kasi na Peruvian fern yung nakalagay. So, dito, sa tuktok nito na ano, sa taas, ayan, yung taas do na yun, papagawan po kasi siya ng net. Tapos, yung saluhan, nakabilog, yan, huhulmahan dyan na para ilagay yung Peruvian fern. So, gusto ko kasi ganun effect na nakalaglag. Mas gusto ko yun. Mas gusto ko. Okay, sige, gusto nyo. Ayan, so, abangan nyo yun kasi kukuha ako ng Peruvian fern yan kay Rustic Home Garden dyan sa Laguna. So, ayan, para mas maayos. Kasi magaganda yung Peruvian nila as in. Abangan nyo dahil pupunta tayo doon. Magkakaroon ako ng video niyan. So, nakalaglag na yun tsaka mas humahaba. May dalawang klase kasi ng fern. Meron nga doon yung macho fern. Nilagay ko doon yung macho fern. Pero, yan, titingnan ko kung ano pa yung mas malalagay ko. Gusto ko talaga yung bagsak. Gusto ko talaga mga fern. Ang ganda kasi nila sa bahay. Iba yung accent, di ba? So, tapos yung dito sa ilalim na yan, ang ilalagay ko, mga phyllo, sobrang dami ko naman na dark form, from dark form pa rin, di ba? Pero iba kasi yung ganda ni dark form. Ang iniisip ko rin naman, yung maaalagaan din nila. Madali nila maaalagaan pag wala kami ni Dave. Kasi nga mas more on paalis-alis na kami ni Dave niyan pag uwi nun. At ayan, abangan nyo rin yun. Kasi pag kami ni Dave, naku, sabi nga kamo ni Dave, ano, pag uwi ko ba, ganyan pa rin gagawin mo. Sabi ko, pwede, sabi niya, can I wish na, can you do that at least 2 times a month na lang? So, you have some time with me. Nakaka-touch naman yung asawa ko. So, sabi ko, no worries, pag anything that you will love to do, I'll do that because it's been like 3 years na kasi since we've been not together. Tama ba? Huwag din ako iba sa English ko. So, ayan. Yun yung pagkakasabi ko sa kanya. Lahat talaga, nung gusto niyang gawin, nang nandito siya, is gagawin namin. At saka, ayan. Ano kasi, kailangan ko medyo ulit mag-diet. Hindi naman sobrang payat kasi nga, medyo malaki din naman si Dave. Ayoko naman na pag sobrang payat, hindi na kami mag-pair. Kasi, di ba, gusto ko rin sabayan, syempre, hindi naman sobra-sobra. Pero gusto ko yung matchy-match, yung talagang pag nakita niyo kami, ay, bagay po kayo. Di ba, gusto ko gano'n. Ayan. So, tsaka balak ko rin kasi, balak namin this year is, gusto ko talaga kahit isang anak na lang. Gusto ko magkaanak ng isa. Gusto ko magkaroon kami ng little Dave dito. Little Jen or little Dave. Ayan. Diba? Iba kasi. Huh? Any comment? Kaya gusto ko medyo mag-lose ng weight. Kasi nga, nagpe-prepare na may pinipreparean. Hindi, joke. Basta yun. Kaya yun yung nag-post ako. Tulungan nyo akong nag-diet na ako noon. Nag-keto ako. Kaso nga, ngayon is parang hindi naman ako nagra-rice. May carbo ko. Yung carbo ko is mga pasta. Ayan. Pero, ayun. Wala man akong rice, biryani naman. Nagustuhan ko talaga, sobrang favorite ko yung biryani. Baka kasi nasasarapan ako. Pero yung binibili kong biryani ngayon, nag-iba yung lasa. Kaya, yun, naglaylo ko sa biryani. Sana kayanin ito ni Lala Motor. Kaya yan, Sir Maki, sobrang thank you. Sobrang dami mo na plants dito. Kaya yan, sa mga nakamay ng halaman, need na talaga silang need na nilang ma-shift kasi nga medyo nagpapaayos na ako dito. Tapos yung parking doon, tinatanggal na rin yung mga halamang iba. May mga ako nakakuha na doon. Yung iba, dinala na ni Mama sa simbahan. Kaya, ayan. Kaya sana magustuhan pa ninyo, ha?
At kung may mga comment pa kayo, yan, bigyan nyo pa ako ng maraming suggestion. Walang problema. Kasi yung parts na dun talaga, ayusin ko ng maayos. Ha? Nagkakaroon kasi ng daga. Ang problema ko talaga, daga. As in, daga. Kaya, ayan. And, pipicturan ko lang yung mga halaman na pinapapicturan ni Ma'am Perpetua. Kaya, samahan niyo ako mag-picture. Ayan, picturan lang natin to, ha? Kasi, kukunin ko ni Ma'am Perpetua. Ano? Kumbaga, pinapapicturan ni Ma'am Perpetua. So, dahil, ayan. Ako ang in charge ngayon. Kaya, ako ang mag-picture at magsisend. Buhay live seller. Diba? Pictures and Ma'am Perpetua, kunin muna to. Ayan siya. At may bagong suloy na yan. Alam mo, pag ako nagpipicture eh. Pag mabait po yung kausap niyo, ako po yun. Ito pa. Picturean ko na. Bongga lang. Makita mo. Yung nagsabi sa akin nung hindi man lang daw ako magpalit ng cellphone, laki-laki na ako kumita. Huy! Ano ba cellphone gusto mo? Hindi ko sinasabing ayoko ng iPhone na 14. Gusto ko rin naman yun. Kaso nga lang, naaano ko sa budget. Maganda rin naman itong Samsung, ha. Basta sa akin, maganda rin yung camera, diba? Kaya, ayan. Thank you, Sir John. Na-receive na daw ni Sir John yung halaman. Sabi ni Ma'am Perk lang, nakalagay ito. Pag-flex po ng Esmeralda. Ito kasi si Esmeralda. Ganyang kalaki. Ma'am, OA na po siya, ma'am. Ayan na siya. Uy, ang mura nito, ng Esmeralda na to. Dati yung maliit pa to, ano na yung presyo niya, nasa 4-5. Ngayon, ewan ko na, totally kajaki kasi ito. Kaya, ayan. Antorium Arais Moite. Ayan, hindi ko siya mabigkas, I swear. Tapos, si Maxima. Si Maxima po kasi maliit. Propagation na. Ayan na naman si Dan, nakala mo to the rescue siya. Ayan na naman siya. Asan ba yung Max? Sobrang liit lang. Ay! Tapos, si Singer. So ayan, tapos na tayo sa first task. Ayan, okay na si Dasio. Time ko naman para ayusin yung halaman na yun. Ay, si ma'am ano pala? Si ma'am, sino nga ba? Ma'am ano? Wait. Si... Uy, Ma'am Arlene, thank you. And then, kay Ma'am Carol pala, dapat ni Papa Jay, kung anong mas mura, ma'am. Ah, okay, yung pala, si Ma'am Carol, ano na lang siya, drop and go, kasi mas mura, ma'am, sa drop and go. Walang filter. And then, ayan. Jainiel! Si Jainiel pala ang magpapat. Ang ipapat ni Jeng is eto. Medyo magulo lang yung bahay namin, ha? Yan yun na. Ma'am Carol. Ayun nga. Palitan ko na lang. Kasi, ano, naihian ng daga. Nakakahiya. Eto, apat natin. Drop and go. Eto, yung kay Ma'am Carol.
Ma'am Carol, eto yung sa inyo. Pinalitan ko na lang ha. Kasi ano, yung isa, mas maganda to. Mas maganda to kaysa doon. Mas, ano to? Ay, alam mo, mas maganda kung picturean ko na lang kay ma'am. No? Para sa iba ko. Baka sabihin ni ma'am, ay, mali yan. Wait lang. Nahihian kasi ito ng daga. So, picturean ko lang kay ma'am kung ano mas magugustuhan niya. Ma'am, anong gusto mo? Itong pot na to. Kaso meron siyang ano dyan, ma'am, may brown sa dulo. O, itong isa. Mas mahaba yung isa. Mas mahaba yun. Kaso nagka-brown spot. Yan. Message ko lang si Ma'am Carol. Ma'am, pili ka. So, ayun. Dito ka na nga muna. Bala ko nga lagyan nyo ng UV plastic. Yung dun part. Bala ko lagyan ng UV plastic para hindi anong mga daga. Ang dami pa pala dito nga lamang. Hindi pa napapaship. Meron din nagmay nun. Di rin na, hindi pa napapaship. Kaya ito, ayan. So, hintayin ko lang yung message ni Ma'am Carol para maipat na namin at maihabol sa drop and go. Okay lang naman kahit bukas. Wala namang problema yun. Pero ayan, sana sa inyong lahat is ano, magsama-sama pa tayo hanggang dumating si Dave ha. Hanggang andito na si Dave. Abangan nyo at tulungan nyo na rin ako pumayat. So ayan, sa inyong lahat, God bless, stay safe at see you po sa ating next video.